10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Night Stealer. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. I speak for the trees. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Seconds remaining. Radiant team. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Alright mga kaibigan, ito na nga po, we're back, second series natin sa gabing to, but it's KSC Sports Club and of course Mineski. Nakita natin kanina paano in-eliminate ng OG yung Aster, 2-0 yun. Grabe. Kaya ito, pag nanalo yung Mineski dito, kakalabanin nila Fnatic sa next round. Yeah. So yun yung pinakaayaw natin eh, na taga Southeast Asia, na dalawang Southeast Asian team yung maglalaglagan, di ba? Mm-hmm. So it's either ngayon sila malalaglag or mag-aagawan sila ng Fnatic on that one spot dun sa lower bracket. Medyo mahirap, di ba? Pero lagi na natin nakikita yun. Like Mineski TNC, in a couple of events, meron ding Fnatic Mineski, diba? TNC Mineski, ganun medyo lang yun eh. Medyo parati na nga natin nakikita yung ganun, ano? Na yeah. May mga nalalaglag or yung nagkakakalaban na kagad. TI nga, di ba? TI, best of one yun. Best of one, naglaglagan ng Mineski at TNC. So wala talaga tayong choice. Kundi, kung sino man yung most deserving na team, sila dapat yung papasok. But eto na, nagpapashoutout si Riniel. Haba ng pangalan mo ah. Riniel, ayan. Sketch Boys, Allen, Alwin, Bryle, Ronel, ayan. Sa taga Doha, Qatar. Ang dami naman. Ang dami nyo ah. Buong quarters yata. Buong barangay nyo yata. Pero eto na Mineski, Chaos Esports Club game number 1. Live Stealer, Nature's Prophet, Oracle yung Chaos Esports. Mineski naman going with the Chen and of course the Ursa. Alright. Medyo highly contested yung NP sa both teams I think. Madalas maban yung Mineski yun eh. Pero lumusot naman sa first phase. Yun. So it's going to be a Winter Wyvern pick para dito sa side ng Mineski. Shout out diyan. Ano bang pangalan mo na 'yan? Paul? Like ito yung pangalan niya. Ayun, medyo hirap basahin eh. Symbol, Paul. Symbols kasi Paul na lang. Symbols Paul ka na lang kasi Paul yung pagkabasa namin sa iyo. Jack, ayan si Don Carl. Kelly. All right, nagpapa-shout out. Magandang gabi. Gabi pa, 11:05 pa lang. Alright, so Chaos Esports Club onto their fourth pick. Razor. Kasi, it doesn't need items. Yeah, Razor nga. It doesn't need items para para pwedeng pumalag. Haharas at haharas na din yung Ursa eh. I think more of a deny pick to. Na pinick na lang ng Razor para hindi makuha nung Mineski. Medyo maganda kasing Razor versus Lifestealer. Lifestealer. Other way around, maganda naman yung Razor versus Ursa din. So tingin ko baka i-run na lang yung Ursa as an offlaner if ever na hindi siya mag-carry. Kasi medyo alanganin na eh. Yep. Ayun, Ivan Paul. Ayan, na-shoutout na kita. Alright. Ilang beses na siya nanonood at hindi pa daw siya na-shoutout. Laglag OG, hindi po. Tinalo nila yung Aster kanina. So, pasok sila sa next round. Kakalabanin nila mamayang alas 2 or alas 3 yung NIP. Waiting din yung NIP dun eh, sa next round. Sobrang convincing nga yung pagkatalang yung Aster dun eh. Ang lakas ng OG lang dun. I think yung matchup lang, yung Aster kasi medyo mas reliant sila sa late game na mananalo. Yung OG kasi yung hindi katulad nung TI kasi 'di ba nakita natin yung Spectre yung gano'n na medyo malakas sila sa late game. This patch or after ng TI medyo mas early oriented na yung mga games nila, natatapos ng mga 20, well, mga average na gano'n na. Pero overall kanina sobrang aga na natapos ng game 1, 26 minutes. Isa naman 30, umabot ng 30 yun, parang 30 minutes alas mga gano'n. Ayun. Na ano lang, minsan kasi kapag nagkatapat yung dalawang team na magkaiba talaga yung style, minsan yung isang style mas pabor versus the other style na parang kontra na lang. And then nakita natin kanina, oh, it's a Meepo! Oh, take a look at that. Yung mukha ni Muni. Like, yeah. Oh, let's do this. See? Oh, God. Oh, the Meepo. Baliwa na yata. To walang DPC. What time ang game ng OG? Tapos na. Panalo sila against Aster. 2-0. Pero may laro sila mamaya. After yeah, may NIP. NIP, yeah, OG. Alas 3.
Alas stress yun, alas stress. Walang DPC to. Alright? Which just says, why me po? Why me po? Pero ano ah, nagmimi po yung Chaos Esports Club dito. Alam niya rin siguro na kung paano mag-play around ng hero na. So I'm sure ililid niya yung team niya na sabihin na, oh, ito, ganyan, ito yung gawin natin. Kailangan ma-shutdown yung area na to. So dapat alam naman na yung mga farming patterns siya kung paano, yung medyo kontrahin lang kahit papano. Pero malakas pa rin kasi talaga yung pick eh. Mipo yan. So binandito yung Night Stalker aside ng Chaos Esports. Mineski naman onto their last ban as well. Pero ito ah, magandang tapatan to. It's actually Pilai Dai against his former teammates Misery and Weeha nung Shanghai Major Team Secret. Yeah, actually. True, that's true. Papi na lang Eternal Envy yung kung dun eh, yung wala dun eh. And so so wait. Sito kaya dito Mineski. I mean, may alam na natin yung support duo nila eh, Chen Winter Wyvern. All they need is an off lane maybe. Ilalagay nila yung Meepo sa may mid lane. So low Monkey King last ban sa side ng Mineski. Ikakast nyo po. Yes! Ikakast namin yung OG. Wala kaming hindi ikakast. Priority namin ESL. Alright? And then, bukas pa ng gabi, Fnatic. Alas 7 yun. Bukas ng gabi, Fnatic versus yung mananalo dito sa dalawang to. Alright? If ever manalo may Mineski, maglalaglagan sila ng Fnatic. Pero yun, pack last pick yung Mineski. Alright. Pantulong lang din sa ano. Para hindi makait masyado yung Ursa. Tsaka combination din naman ng Meepo. And Winter Wyvern, maganda rin. Or maganda rin yung early ng Mineski with the Chen. Pero I wouldn't say super na maganda talaga yung early ng Mineski. Kasi Meepo, magpa-farm din muna yan eh. Puck, maghihintay muna yan ng isang key item or level 6 muna. Yung Ursa, and laner din kasi yan eh. Dagger Veil of Discord for Puck siguro. Yeah. Antay nila. Kaya medyo yung economy ng Mineski mag-rotate, mag-revolve sa Meepo talaga eh. Wala nila ibigay sa Meepo. But yun, Huskar pick for Weeha. Sa Meepo. So alright. Si Moon na maglalaro ng Ursa. Kung paano lang sila mag-lane, di ko lang sure. Kaso, I don't think you want to put Meepo up against the Huskar. So may isa-sacrifice na lang sila siguro na isang core dito. Yeah. MDL, alas G's bukas. Ayan. Alas G's ng umaga magsisimula. Most likely, kakast ni Rain at ni Calbs. Ayan. Yun lang. GG. Kung wala si Calbs, GG. GG. Pero Michael Urbino. Tingin ko ang kailangan gawin ng Mineski dito is mimid na lang yung pack. Itatapat na lang yung pack dun sa Huskar na lang siguro. Para mas mahirapan yung Huskar hindi makaharas. Kasi kapag itapat mo sa Meepo or sa kawawa-kawawa talaga sila. Mm-hmm. Pero mukhang yun nga, offlane yata. Oh, offlane nga yung ano, yung Ursa. Tapos either it's a safe lane or pwede rin kasi mag-aggressive try lane. So tingnan na lang, medyo unpredictable kung ano yung gagawin ng Mineski dito. Pero I'm sure na iiiwas yung Meepo sa Huskar. Tapos yung pinakamagandang pwedeng gawin is Moon versus ano, Huskar sa kanyang pack. Alright. So, eto na. Game number one. Chaos Esports up against Mineski. Oo, may magkakas ng lasing mamaya, gagi. Ando na sila eh. Nang-iingit pa ng selfie si Iya eh. Si Iya. Andun sila, oo. Nag-send ng selfie. Dalawa sila ni Herbs. Ayan, wala si Calbs bukas, magpapagupit yun lang. Hindi, magpapadagdag ng book yun. Pero eto na nga mga kaibigan, game number one. Tungo na tayo. Wait lang ha? Alright, G. Ayan. Let's do this. Alright. Mineski, Southeast Asian Pride up against the up against Chaos Esports Club. South American Pride. So both from the South. Ito, pakilala na natin ang heroes natin sa magkabilang team. Nate, pakilala mo na yung Mineski. Ayan, dito sa side ni Mineski, si Febi is gonna be playing that Winter Wyvern. Pilai din naman sa kanyang Chen. KP on the Ursa. Ajit naman sa kanyang Meepo. And Moon on the Puck. At para sa side ng Chaos Esports Club, we got King Ardy and his Oracle, Tavo, Razor, Misery, Nature's Prophet, Weeha, Huskar, and of course, HFN sa kanyang Life Stealer. Sobrang ganda ng nung laning ng Chaos Esports dito, for sure. Mm-hmm.
Pero oh, kaya makita mo medyo aggressive yung ano eh. Kasi talaga nila malaman kung saan maglalane yung mga iba eh. Kasi yung pinaka-dream na matchup dito, Huskar versus Ursa or Meepo. Siguro mas maganda Ursa. Tapos Razor versus either Ursa or Meepo. Tapos yung pack na lang versus nung Huskar. Yun yung dream scenario para sa Mineski. Pero mukhang Huskar, Meepo. Mukhang imimid, parang imimid pa rin nata si ano, si Ajit. So yung tatapat nila. Pero dalawang core nandito sa top 4 na. Oh, kaya baka na lang kung anong mangyayari. Kung sino na naman Dota 10 agad. Na Dota 10. Fuck. Yun lang. Nakatakas. Kaso nga lang. Nakuha ni Misery. Mm-hmm. Yung bounty rune. So, siguro tabi 242 na bounty rune. Yun ako kaya iba pa ba dun? Ayun. Tinawag na yung Ursa. Pero okay to ha, kasi ang pwedeng gawin dito is magmi-musical lanes yung titipi na nang titipi yung mga iba. So since na-recall yung Ursa dun sa baba, meron pa naman siyang TP na available. So if ever na mag-TP yung Razor dun sa baba, makaka-TP naman kagad yung Ursa sa top. So maganda yun. Eh nakamakita mo, di ba, nag-TP na kagad yung Razor. That's, yun na, TP na rin yung Lifestealer dun sa may top lane. I'm sure Ursa mag-TP na rin sa top. Tapos yung pack, TP dun sa bot. Maganda yun eh. Maganda for Mineski yun kapag mangyari. Pero mukhang inintay pa niya. Umikot. Ayan. Ayan. Ayan na. Ay, recall lang. Recall lang din. Ganda. Ganda na nakuha yung recall kagad sa ano, level 1 ng Chen. Although, ano naman, mahirapan naman sa pag harass early yun kasi medyo matatagal yung level 2 nun. Lumipat na yung Winter Wyvern dito sa may bottom lane. Tatapat nila dun sa Razor. The same line. Tinapat nila almost sa the same lineup. Mm-hmm. Ayan. Kasi, ano, Ursa versus Nyx, maganda yung lane ng Ursa dyan eh. Kahit pa paano, at least hindi versus siya ano, sa Razor or Huskar. Mm-hmm. At saka pa, makakapagharas-haras din sila. Pailay Dai making dito yung Oracle. Ayan. Giving Oracle a hard time on the top lane. KP. Check na ito ron. Ito ah, CS-wise, medyo lamang dito yung KOC Sports Club. Mid lane matchup natin, Huskar 9-4. Mm-hmm. Yung Meepo 3-0. Yeah, mahirapan talaga yun sa early. Pero at least pagkatapos kasing makakuha ng ultimate niyan. At least makakapag-jungle naman na siya na medyo na-efficient. Kaya yun. Tignan na lang siguro kung paano maglaro ng lanes. Ano, no, makita mo, yun. Nag-ano na kagad siya. Dito na agad sa jungle. Level 3. But usually, yung lila, pag tatlo na yung Meepo, pag tatlo na, yung isa pinaglilane, yung dalawa pinagda-jungle na lang eh. Para lang efficient yung ano nun. Yung farming. Mas maraming, syempre, mamicro mo. Mas maraming ang makukuha sa mapa. Yan na. Static link on the puck. Medyo konti lang din naman 'to. Kaso nga lang maiilang din yung pack na lumapit eh. Pag na-static link siya, sigurado mag-illusory orb out agad 'yun. Kaya kapag igugo mo yung pack dun sa baba, siguro. Oh, there we go. One more and there we go. Moon will take the kill. First blood. Ganda. Ganun ang nangyari. Medyo ano lang siguro, medyo mali yung positioning ng Razor dun. Hindi niya na-anticipate 'yun. Pero eto tuloy, mapapatipi yung Oracle dun sa baba. So yun yung medyo pangit for Chaos. Kasi mas gusto na ng mga pa-pressure yung top na may iwan na lang yung Razor sa baba na may support siyang kasama. So, naman, mga haras na naman dito si KP. And then open wounds. Oh, makipaghatawan pa rin, no? Inagaw yung creep. Inagaw yung trend dito ni Misery. Para lang less yung pag-ano niya. Yung pagharas. And shoutout kay Boss Renz na nanonood ngayon. Ayan, Boss Renz, shoutout sa'yo. Magandang gabi. 11:17 pa lang. Again, guys, puyatan tayo dito. Nagtutunton pa dito sa HFN. Hanggang madaling araw. Maybe 2 or 3 a.m. We have OG. Depende kung gano'ng paaga matapos to. Depende talaga. Kasi kanina na ano, na-delay ng 1 hour yung pag-start. Oo, na-delay. Kasi ewan ko, nagkaroon yata ng technical problem. Nung una, parang audio issue yung narinig ko. Pero, well. Kaya medyo sobrang tagal nung panel, tapos biglang nag-commercial.
Tapos nakalagay agad dun sa commercial na tech fixing technical issues, fix something something. Yeah. You know. Oh, offline yung Razor, Leo. So 1 to 0, 4 minutes in. Check natin dito mamaya yung 5 minute bounty rune. Pero interesting na hindi na nag-adjust masyado yung Chaos, ha? Yung Oracle na lang yung gumagalaw between ano, ng mga lane. Ito ha, yung Scar. Then napabayaan siya sa lane dito ng Meepo. Ayaw na. Masosolo niya rin. Hindi talaga makakalane yung Meepo dyan sa mid. Masyado rin makati. Ayun, makakatipi si NP dun sa ano. Ay, sa pero nag- to, kaso nakita siya nung Meepo! Yun lang. Oh, this ain't good, this ain't good. Here comes the net and Misery. Mamamatay sa kamay ni Ajit. Inabangan niya din eh. Mm. Okay, okay. Sana kung nakuha niya yung bounty rune kaso... Hindi. Kasi early kills medyo hindi pa naman nagmamata masyado. Pero madadagdagan ng laman ng bangko itong si Meepo. Previous name ng Chaos, Pain Gaming. Mm. Sila yung Pain Gaming. Sila yung Pain dati. Ito pa to. Shoutout kay Plus Vincent. Ayan, nanonood ngayon. Moon naman ngayon, hinahabol! At mamamatay siya sa bottom lane. Long. Natip pa. Medyo out yun ha. Tinip pa siya dito ni King Hardy. Pailay-day naman dito sa may mid lane. Makikilich lang din ng XP. Pero ito, maganda na na-force out ng lane yung Meepo kaso. Medyo aggressive tong si Oscar. Kailangan pa rin kasing ma-shutdown yung Meepo sa jungle kito paano. Net. Poof. Boom. Uy! Naku po! Yun lang. Ngangat-ngatin siya dito ng Ursa. Now the life break. Hindi siya makahabol. Grabe naman sa Wiyad. Gugumugusto ba? Naku, hindi. Hindi na mamamatay yan. Galing, galing. Ito yung problem ngayon dito ng Mineski. Nakakait yung Ursa. Nakailangan nila ng someone to close that gap. Unless yung Ursa magka-abisal, pwede nila ikite eh. Kasi kahit mag-blink din yan, medyo mahihirapan din yan. Kaso si Tabo na naman nila dito. Naku, yung Razor, but then he's still alive. Ganda nung pag-responde doon ni King Hardy. Ganda ng rotation. Pero bumalik na ng Ursa ng top top. Si Meepo tuloy-tuloy pa nagpa-farm ha. Sobrang low yung isa nyo. Bakit nag-change name? Ibang organization. Ibang organization na. Oo. Hindi na talaga in-acquire. Oh, in-acquire sila ng ibang org. Ganun lang yan. Minsan brand, minsan org. Yung kukuha. Alam mo, payos pala yan. Di pala plus. Sorry naman. Malayo yung monitor. Sorry. Ayan. So 2-1. Less than 1K net worth lead for Chaos Esports. Ang Huskar. Eto talaga. Eto yung ma-overlook ng Mineski. And this should be worth it para sa Mineski na iiwanan yung Huskar. Mag-re-rely sila ng mabigat dito sa Meepo. Sobra. Kasi medyo... Kasi yung Ursa kasi medyo nakakapag-farm din kahit pa paano. Nakakasabay kasi siya sa Lifestealer sa kabila. Yeah. Kaya hindi naman... Kumbaga hindi naman na-shutdown yung mga heroes dito ng Mineski. Just akala ko hindi magiging ganun yung case. Kasi ganda sana ng mga lanes ng Chaos eh. Hindi na lang sila nag-adjust. Ayan na naman, si KP. Ngangat-ngat na. Ayan na lang, ngangat-ngatin niya na naman. Tisha lang kasi dyan, mamaya. Oh, ayan, masasprout at masasprout siya. Maho-open wounds pa, sabay slow. Hindi siya makakalapit. Kailangan hindi maano, mabitawan yung Coiling Blade ng Ursa. Kaya easy, the Blink Dagger, then the Earth Shock niya, tapos ngangat-ngatin. Pero kasi right after nung Fury Swipes niya, makakatakas din kasi yung kalaban eh. Tuloy-tuloy pa rin yung farm ng Meepo. Nakakasabay kahit paano. Pero maganda yung lane ng Huskar. So, siguro... Oh, yun the Dream Coil. Enough pa to. Tinawag na yung Ursa. Yun na yung blink mo. Yun na. All across the map. Oo. Galing top lane. Ang haba nung range nung blink eh. Sumakto yung time nun. Galing. Pero naku, Misery, delikado dito. Mabilis yung movement speed natin ni Ursa. Ayun, wala siyang mana, pero wait lang. Kakaitin na naman, Oh. Kung ma-hold nila sana, nandiyan na yung Razor, pero hindi na lang magsisprout. Yun yung problema, Kung alone si Ursa dun, mahirap,
pa-pressure na Impact. Razor, papasok. Eto na. Kasi dito yung pack. Static Link, 45 damage stolen. Ajit with the net. Nahuli dito yung Razor. Magpo-poof and Razor. Kala ko iniintay na lang yung max na duration para mag-dream call sa last part. Pero medyo cooldown pa pala yan. Sakto lang yung rotation ng Meepo dun. Yung quality nung stream, guys, depende kasi yan sa internet speed nyo eh. Naka-auto siguro yung naka-set. Check mo kung naka-set na auto sa baba. Meron yan eh. Pag naka-auto. Ibig sabihin nun, pa-ibay ba yan? Oo, kasi para magtuloy-tuloy yung stream at di magbabuffer. Pero naku po! Nangat-ngat din dito si Wiha. Wiha dropping low mga sir. And the Dream Coil. Catching two. Nature's Prophet. Mawawala din sa mapa. And KP taking that double kill. Oo nga. Ganda. Tapos all the meanwhile, nakakapag-farm din yung Meepo. Meepo. Ito yung bawi nila. Makakabawi at makakabawi sila. Problem naman. Kala ko magsasuffer talaga yung Mineski dito sa stage na to eh. Pero chaos. Hindi na lang siya nag-adjust. Alam kasi nilang mahirapan sila dun sa pag... Kasi diba yung Chen nag-recall siya. So palipat lang din ng lane. So simula pa lang nun, medyo backfoot na sila sa pag-TP if ever. Kaya iniisip na lang nila, hindi na lang mag-adjust. Oh, life break! Uy! Natouch yung life break mga kaibigan! Pero Pylite die! Hindi makakatakas. Umalis na yung pack. Mahirap din. May divine favor yung ano. Tatapon. Yung Nature's Prophet dito sa may bottom lane. Tutulak lang din mga sir. Well, nakakuha naman ng kill dun sa mid. Kasi yung Huskar, ito naiikot na. Sobrang close din ang laban natin ha. Despite na may deficit dito sa kills ng Chaos Esports, bumabawi naman sila sa net worth. Kasi nga yung Huskar nila. So, makita mo, yung Ursa, hindi siya diretso blink, ha? Magmamidas muna siya. Saan yung ma-outfarm yung kabilang side, or at least makasabay yung kabila. Alam na kasi mahirapan din siya makakuha ng kills kahit papano. Eh. Although, so far, yung recall medyo gumagana naman. Yung global blink. Pag may nahuli talaga lagi. Either coming from a dream coil... Dream coil lang talaga eh. Pag may ma-dream coil, tatawagin agad yung Ursa. Ayan ang pack, Veil of Discord. Yan ba yung KP ng newbie? Yes. Swap sila. Australian nationality, pero of Chinese descent. Kaya marunong siya mag-Chinese, marunong din siya mag-English. Diba yung pag ini-interview nga yung newbie, last, I think that's TI7, siya yung ini-interview. Kasi siya yung nakakapag-English. Parang si Ninja Boogie dati ng TNC. TNC. Siya yung tagay-interview. Tatalunan ba yan? Op. Pwede. Ayun na, nilife break na nga mga sir, pero TP out. Ayun lang. Uuwian ka lang ng pack. And face boots para kay Huskar. Objective wise, lamang lang ng dalawang tore. Etong Chaos Esports. Naligado at nawala yung share? Di pwede i-share yung stream? Baka nag-bug lang yung app niya. Check ko nga sa akin. Naka-only me ba yung streamer friends only? Hindi yan. Teka, check natin. Ayan, pwede naman ah. Ayan oh. May share option oh. Pero na, oh, eto na. It's the link. Sobrang tagal na itong link. Ako, na-hold pa. Yung Winter Wyvern, 112 damage. Kaso nga lang, yung puno. Oh, ganda. Oh, Pylite Die nga lang. Makukuha ni Wiha. Warding mission siya sana, pero nahuli siya doon. Doon naman sa baba kasi, wala, flying siya during dung Arctic Burn niya. Tapos pagka-land niya, sakto na nawala yung mga trees. Nawala pero, yung puno. Pero may natira between him and Razor. So nawala yung vision nila doon. Oh, di na nakalapit. Naka-TP out naman siya. Naka-cancel yung TP. But Meepo, check na original na Meepo. Yung original ng Meepo. Andyan pa rin ba yung bug nung Meepo na Bloodstone bug? Na-fix na ba yun? Yung pag may Bloodstone ka, tapos pag hindi yung original Meepo yung mamamatay, hindi mababawasan yung Bloodstone? Ah, hindi ko lang alam. Yung pack makakatakas. Kaso nga lang, Wiha! Getting chased down. Now, Ursa laying down the damage. And the dominating streak para dito kay KP. Ang ganda. Medyo mahirapan din pala makait tong Ursa na to kasi... Daming pang control sa side na Mineski.
Arctic Burn pa lang din, medyo maganda na yung pag-slow nun. Makakahabol na kagad si KP. Di kami sure about dun sa pwede iba yung quality. Baka sa pag-relive namin siguro may nagalaw na setting sa pag-relive. Wala ba? Ayan. Kasi hindi nakakuan eh. Hindi daw pwede palitan yung quality sa Facebook eh. Ano ba yun? Di daw nila mapanood ng HD. Ayun o, oh, Raymond Reyes. Pinapa-shoutout yung asawa niya. Oo nga, wala. Wala nga. Hindi nga. Oh, hindi matching yung quality. Ewan ko lang bakit. Pero, well. Ayusin namin pag mag-relive kami ulit. Pero yun, Meepo. Blink dagger na yung Meepo. Kaya yan, nasa wasen. Yun kasi sabi ni Dan, yung bug sa Meepo. Hindi ko alam kung naayos na yun o hindi. Pero mag-bloodstone ka ba talaga sa Meepo? Pero yun kasi sabi ni Dan, yung parang pag may bloodstone to yung Meepo, pag yung hindi original yung mamamatay, hindi mababawasan. Kaso nga lang, mamamatay yata yung Nature's Prophet. Ito yung mga kawawa sa Blink Dagger ni Meepo. Yung Nature's Prophet, Razor, I guess sabihin mong pwede rin. Yung Oracle, sobrang yan. Yung mga support, mahirapan talaga. Yeah. Oh, eto na naman yung Razor. Oops! Not... Oh, it's about... Boink! At naku, kahit nabawasan pa siya ng damage. Eh, pwede naman ah. Bakit? Sa mobile ba kayo nanonood? Depende kasi sa phone kapag ano eh. Kapag phone or web. Oo. Ayan. Sabihan nyo kami guys, kung hindi maganda yung viewing experience nyo, aayusin namin yan. Alright? Oo. Aayusin namin yan. Kung hindi maganda, kung hindi enough, kung hindi siya maganda talaga. Kung masyadong malabo or something. Ayan. Sabihan nyo kami para maayos namin. Kung sa kung kailangan namin mag-DC, magdi-DC kami sandali. Pero naku, yung Ursa, tayo mo kinakait yung Ursa. Oh, ayun na, naka-link pa. Diyos ko, negative na yung damage. Oh, magne-negative. Uy, di na nga kailangan ni negative kasi mamamatay eh. Patay na siya. And Ursa is down 9-4. Life Stealer na yung nangunguna sa net worth. Pero yung Huskar kanina na sobrang nasolo yung mid lane. Naunaan na ng Meepo at yung Ursa. Oo nga. Yung na-ex na talaga yung nanguna. Yung Huskar kasi medyo hindi siya nakaharap ng mga opportunity na makarotate eh. Mm-hmm. Kasi yun yung gusto mong gawin na sa Huskar. Siyempre, pagka level 6 na pagka level 6 mo pa lang, ayan, may armlet pa siya. Yeah. Masakit na yun. So, mag-halberd pa yung Huskar. Mm. Yeah, I think kailangan mo versus an Ursa. An Ursa. Mm. No choice ka na dun medyo. Yep. So, alam mo, deadly yung BKB niya if ever. Pero yung na-X, medyo manapit na ata yung ano nyo. Ito yung Radiance. Ayan na, actually, nabili na yung recipe on the way na. So, 9-4. Medyo tumahimik yung map after ng last encounter. Masyadong na kahit yung Ursa. Yun yung issue na kailangan i-address dito ng Mineski. Ganun, hindi lang naka-queue sa kanya yung ano. Baka hindi. Baka hindi niya, wala nilang, hindi nilang plano na i-queue. Yep. Ayan. I-blade ang sunod ng Meepo. Alright. Na ito mamaya. Eh, na-nerf pa naman yung, well, hindi naman nerf, pero naiba yung skill na ito ni Huskar. Eh. Dati kasi may magic immunity siya. Eh, ngayon, imbes na magic immunity, regen na yung nakuha niya. Nakadepende pa sa strength. Pero ito, hindi pa sila kumukuha ng Roshan ha. Kasi usually, diba, mga 16 minutes. I think ito, pag nakahuli sila ng mga heroes mga dito. Isa, or yung Razor, pwede lang kunin yung Razor. Ito si Misery. Pwede na talunan to eh. Nihintay lang. Ayan na, tinalunan niya na nga mga sir. Pero naka-static link. Oh, here comes the Meepo. Boom, bagaboom. Patay si Tabo. TP out Misery. Mm-hmm. Ito na, kaya na yata nila. Oo, baka tatryin na mag-Rosh. Oo. Yung stream malabo. Ano, magdi-DC ba kami? Para ma-fix yung stream nyo. Kung sa phone, try na lang i-restart yung app. Oh, subukan nyo i-restart. Pag hindi pa rin talaga maganda or may problema pa rin. Naku! Oy! Nakapag-handob ka dito si Pailayday. Ba't din mamamatay si Pailayday? Kaso, on what cost? What did it cost you? Everything! Nahuli pa yung Oracle! Patay si Ajit niya lang nakuha! Nag-take yung burn. OTP out dito si King RD. Nangat niya tin, pero buhay pa rin. Patay yata. Ay, hindi buhay. Okay. Sige. Alright. Yung sabi nagre-reklamo eh. Naawa din kami. Baka
nagka-cast kami dito tapos hindi pala malinaw, 'di ba? Nagka-cast kami dito, hindi pala maganda yung quality, 'di ba? So sayang din yung cast namin kung hindi niyo na-enjoy. Ayan. Oh. Baka may sakay, may sakay yung may mad golem, may mad golem na nakasakay yung life stealer. Makahanap sila ng opening. Parang may narinig akong smoke. Ayan, nakasakay-sakay pa. Naku, kukawa si Firelighter dito. Yari pag sinabugan niya ng Impest Bomb. Pwede, pwede siyang gumawa kasi nasa likod lang yung team niya. Oo. Lalabas na to dito. Boom. Ayun na nga, sinabi na. Yari pa, Rage. Teka, eto na lumaban Dream Coil. Ay, bibigay nila mga kaibigan. Wala nang Rage dito yung Life Stealer. Now here comes the back. Meepo naman, ngangat-ngat din dito yung... Razor, oy, nanet yung dalawa. Kaso Razor is still alive. No follow-ups here. Coming from the side of Mineski. Ako si KP. Cold Embrace. Kaso nga lang, mamamatay pa rin dito si Febi. Yun lang. Makakapag-cast naman ng Winter's Curse, pero I think useless na. Na-turn around. Bigla ng Chaos Esports Club, ha? This ain't good para sa side of Mineski. Medyo, ang ganda na sana nung simula eh, pero yung aggression ng Chaos Esports, nakita mo talaga. Gusto kasi sana na i-punish yung Lifestealer doon kasi sobrang lalim na yun eh. Kaso, yun nga, sakto kasi nag-smoke yung Chaos tapos nandun lang sila sa tabi. Medyo pangit din yung Dream Call eh, nakuha nyo sa Lifestealer pero naka-rage pa rin yung Lifestealer doon. So, yeah, as good as useless yung isang ultimate doon. Pero Misery, kailangan mag-ingat dito. Oh no. Uy! Mali yung pag-ano. Nasalis si Lords! Mali yung ula. Nasalis yung kuya mo. But Chaos Esports, they're up by 3K in terms of net worth. At pwede, ayun na, kukunin ba nila yung Aegis? Parang Chaos na may gustong gumawa. Pero spotted to ah, may center sa loob. Dream Coil online, Halberd na yung Huskar. Maganda, maganda. Ito na, papasukin ba sila ng Ursa? Nag-aantay lang ng tamang tempo. Ayan. Pack naman, ayun na. Scouted na. Alam nila medyo may kumukonti na yung buhay. Dwindling down yung buhay dito ng Roshan. And here they come. Dream Coil bibigay. Although Weeha will still take the Aegis of the Immortal. Weeha fighting it out. Cold Embrace dun sa Ursa. Naku, yung damage na nakuha ng Razor. Yun lang. Sa sobrang laking damage na nakuha ng Razor, na Winter's Curse sila, patay yung Lifestealer. Yun nga. Ganda. Ang ganda rin ginawa lang ng Oracle doon. Medyo low na kasi yung Huskar doon. Eh, na-ulti siya nung, ano, eh, na False Promise yung Huskar. So, hindi nga natin na-mention pala, ano, Oracle plus Huskar. Yeah. Medyo... Oracle Huskar. Pero, I mean, given na yan. Na medyo malakas naman yung combo. Ever since na yan. Oops. Tatalo na niya ba? Naku po, mahuhuli pa yata yung pack. Ayun, na-dodge na lang yung lock. Basic Lian lang. Maka TP out na yan. Mm-hmm. Uwi na uwi. But 12-9. Nakuha nga lang dun yung Lifestealer. Kanina sobrang konti na lang ng buhay ng Huskar eh. Pero di siya napatay. Lifestealer. Huli nila dito si Pailai Dai. And Pailai Dai, the forever 6th position support. Ouch. Well, tinip na siya ng dalawa. Grabe naman. Walking ward. Pero yung mga next na big item, tingnan kaya natin dito yung mga next item. Ayun, yung E-Blade, malapit na para kay Ajit. Ito, mag-ano ata. Ayun, mag-use din yan. Basher yung gagawin ng KP. Check mo dito si Lifestealer. Yung nakakusahan niya dyan. Yasha? Yasha? Kundi man yeah. Manta. Yeah, Manta. Yeah, magmamanta siya after niyan. Yeah, yun. Pero interested ako sa kung ano yung next item dito. BKB nga. So, ganun nga. Yung gagawin niya. Yeah, okay lang naman yung Manta din. Pantanggal ng mga, well, pang debuff. Yan yung E-Blade. Pa ba? Yung Silence ng Pak. Importante din yun. Kaso naku po. KP. Yan na, itinawag na. Uy! Naku! Yun lang! Ni Life Break. Wala kang although di nila maka-cancel yung TP. Nakita lang. Pinauwi na ng nanay. But Basher yung magiging next item niya. Eto na. Pag nakapag-abisal to, sure, sigurado yung mauhuli niya. Bitaw keyboard na. Hindi makaka-TP out tong iinisin lang nung Meepo. And Misery is dead. Still 3k pa rin yung lamang dito ng Chaos Esports. Mineski nga pala yung nakapag first 10 kills mga kaibigan. At babasag sila ng Tore.
Objective is the key for Mineski. Kikin yung backdoor protection. Pero tier 2 down. About yan magsak na. Pero yan, kanina kasi nahihirapan yung pack na mag-solo kill kanina. Pero at least meron na siyang pang-cancel ng TP if ever. Bottom lane. Ayun na yung dito, pack, ha? Mga sir. Nako, yung Oscar. Lalaban din dito. May tinanong na ng mga kaibigan. Ayan na nga po yung life break. But then ako, the hand of God with a sustain. Provided by Pilai Dai. Ajit will be taken out. And the Winter's Curse doon kay Oscar. Pero Diyos ko, walang umiit. Oscar is still alive. Grabe naman hey, to. Oh, Pilai Dai is down. Yun lang, yung pack ni Nata. Two heroes dead sa side ng Mineski and Oscar. Grabe naman to. Grabe. Check mo, Oracle yan eh. Oracle Oscar yan eh. Grabe yung armlet toggle dito ni Weeha. Na ano din siya? Na false promise din siya. Ang galing. Pero yung pack, makukuha niya naman yung next creep wave after niyan. So, kung ma-clear out, eto. They still have plenty of time with that Aegis of the Immortal. Hmm. Pero yan, namatay ka agad yung Meepo doon, ha? Yung talaga yung sobrang bilis eh, no? Mag-cooldown. 20 seconds yung false promise. Pwede pang pumalag dito si Weeha. Backdoor protection, dapat up na soon, ha? Basher na yung Ursa. Kaso nga lang, uy! Napapyages! Yun lang. I think disiplina na to. Back na muna sila. Yep. Although, I think mag-expire din naman yung Aegis kahit after niya. Yeah. Malapit naman na siyang mawala dapat. So, disiplina na lang, disiplina. Hindi naman big loss for the side ng Chaos. Pero maganda yung nagawa nila dun. Eh. Nasa kanila na yung lead. 5k almost. Yung lead sa kanila. Ayun, mahanta na yung lifesteal. Medyo makaka-ubra na yun sa Clash defensively. Tsaka syempre mag-accelerate din yung farm yan kapag gagamit yan ng manta. Tapos iwan na lang yung mga manta sa mga illusions niya sa jungle. Yeah. Kasi may radiance yung mga kapag farm niya. Or split push na mga lane. Pwede rin. Mm-hmm. So 13 to 12 still. Chaos Esports. Lamang pa rin sila dito in terms of net worth. Actually, mas tumaas pa nga. But Pac, going for the Dagon. Mm-hmm. Insta burst. Yep. Yun yata yung problema nila kasi yung Oscar kanina. Sobrang konti na lang nung buhay. Oo nga. Hindi pa nila kayang mapatay. Pero nga, dati... Siyempre, pangat yung Dagon versus versus Huskar. Huskar, oo. Tago. Matatanggal pa niya yata. As you were saying. Ayun nga. Kasi dati, may magic resist kasi yung Huskar. So, medyo useless naman kapag magdadagon ka. Pero since yun nga, regen na yung replace ng magic resist, pwedeng-pwede na. Viable pwedeng, na magdagon. Uy, Dagon ng pack. What's he gonna do? Tinatanggal niya yung mga creep wave. Plus yung Oscar dito sa may mid lane. Gustong-gustong pumusyo. Gustong gumugusto talaga itong dalawang to eh. Pa. Galing naman ni Febby na. So 13 to 12. Eto na naman yung ninanakawan na naman ng damage yung pack mga sir. And 192 stolen damage. Okay OEB. Oh. Yeah. Nakita ko kanina ng Ghost Scepter kasi siya. Akala ko yung Etherail is galing sa ano sa Meepo pero hindi pa siya naka-E-blade noon eh. Pero ito. Okay lang naman din siya actually. Diba? Kasi No! Ajit, kakatipi niya lang doon. But the Winter's Curse taking down. Nako, patay din. King RD, Weeha, mamamatay din sa kamay ni Moon. At eto yung bawi ngayon dito. Uy. Ng Mineski Misery, TP's out as well. Hindi na masama para sa side ng Mineski. Dalawa yung nakuha nila. Namatay na naman yung Meepo, pero at least may trade-off naman sila this time. So, pwede na for Mineski yun. Okay, ayos, Pilai Dai. Wait. Ayan na yung Ursa. Ngangat-ngat. Oh, no. This is... Umaut na yung Ursa. Actually, ayun nga, maganda nga yung E-Blade sa Razor. Kasi pagka E-Blade mo sa kalaban mo, at least nasa slow din sila. Makakapag-higup ka din. Pero Pilai Dai, Cold Embrace. Mamatay na rin na to. Hindi na yata magsusurvive to. And Killing Spree para kay HFN. Ursa naman, umenrage. Galit na galit yung kuya mo dito. Alright. Kaso nagkakaambahan na naman ha. Medyo spread out yung Mineski. Yeah. Kaya ito, habang wala pang BKB itong Ursa na to, pwedeng-pwedeng ma-E-blade mo na lang siya eh para hindi siya makapag-right click. Pero mamaya kapag naka-BKB na yan,
Kung sino man yung go niya, siguro yun na lang i-blade mo. Pero din kasi kapag i-blade mo yung Husker mo, ayaw mo nang ganun eh. So, mm-hmm. For now, gagana naman siya. Pero, ayun. We'll see. Pero BKB na yung knock you next for Orsa. Yep. Ano ba yung, ano ba yung 5pm na yun? Di, Liquid EG. Pero yung lead nasa Chaos pa rin. Kung titignan natin yung chart, nasa kanila pa rin. Although, nakakapatay naman yung Mineski ng konti, stagnant pa rin yung team, yung net worth. Assault Kiras yung sunod ng lifesteal. Yung bounty runes, mukhang lamang yung Mineski dito at tatlo yung makukuha nila. Impact na naman dun sa may top lane, kaso nga lang misery. Naka-force stack na siya, ha? No! Huli yung pack. Makakatakas pa yata. Ooh! Oy! Oh, this ain't good! Misery din, naman. Oh! Wala na sa pang-cancel. Out na silang lahat and misery nginat-ngat. Meepo, buhay! Yun lang. Nakapag-poop out yung Meepo. Mm-hmm. 16 to 14. Sinwerte pa yung Meepo dun. Yeah, I mean, medyo ma-attribute mo naman dun sa Chaos na kulang kasi sila sa stun. Actually, wala silang, ano eh, yung hold siguro ng, ano. Oracle. Pero bukod dun, wala silang, ano eh. Wala silang stun eh. Wala na. May partida yun, root lang yun. Hindi siya stun. May ati dito kay Oscar. Nag-group up na naman yung Mineski. Mukhang gusto na lang atang mag-smoke. May Aegis na ulit. May Aegis na ulit. Up na yung Roshan. So, both teams dapat alam na yan. Pero ito na ako. Grabe yung aggression dito. Wala naman. Ito na yung Nature's Prophet. Mga sir, papalagba sila. BKB ni Ursa. And Boots of Travel. Para kay Winter Wyvern. Yeah. May GPM talent kasi dito eh. Kaya... Oh, mabilis eh, no? Medyo mayaman nga siya. Mabilis na rin yung net worth. Oh, lusaw si Misery sa Dagon. Kaso nga lang, una ako nakapag-Winter's Curse. Buti na lang kamo, naka-range yung Lifestealer dun. Hindi siya pinalaban. Dream Coil naman sa dalawa mga kaibigan. KP laying down the damage. Here comes Ursa. Pops the BKB. King RD na 4-stop pa out. Pero naku, mamamatay pa rin dito si King RD. Yung Ursa, medyo delikado. Makatakas pa ba yan? Winter Wyvern na lang daw. Yun. Pwede silang bumalik rush. Nakuha nila dito. Uy, yung Meepo nag-rush. Yun nga eh. Ano? Aegis of the Immortal para dito kay Ajit. Now the rage again. Poof out na. Yuls, yung isa! Naiwan! Oh no! Napop yung Aegis. San yung totoo na? Ayan, nandun. Wank! Patay si Misery. Hinanakawan ng damage dito. Isang Meepo. Life break naman mga kaibigan. BKB pinap na rin. And Ajit. Makakatakas naman na siguro twice yung to kill, twice killed. Saan yung cheese? Twice slain. Ah, naka-aim po din yung cheese. Okay, hindi niya lang niya nagamit. Hindi niya lang nagamit. Kasi sa main hero down din naman yun eh, kaya yun. Mm-hmm. So nga lang, medyo out dun sa side ng Mineski. Si Misery yung nakuha sa side ng Chaos Esports. Eh, nag-buyback din siya actually kanina. Mm-hmm. Kaya medyo dieback din yung dating nun. Pero... pack naman dito, mag-linken. Shoutout nga daw kay Abigail Reyes. Ayan, asawa ni Ge Reyes. Shoutout sa ex, Genoa lang ako, pero di nilambing. Yun lang! Naku! Grabe naman. Grabe naman yun, Genoa, tapos di ka nilambing. Hinihintay na lang siguro yung Meepo dito. Pero movement being made ah. Oh no, Pylite die. Oh, nakawi pa. One hit na lang yun. Grabe. Isang ngat-ngat na lang yun eh. Isang kalmot na lang eh. Kailangan ng lifestealer dito siguro. Abisal eh. Sobrang kulang talaga sila sa sa stun. Pebby nasa gilid. Kaso mamamatay pa yata. Misery, wait lang. Sustain naman tayo galing kay Oracle. Mabubuhay. Pero pabalik na yung pack.
full na ulit ni Crew. Ambahan yata. Yan yung plano dito ng Chaos Esports. Galing sa... Pag manalo sila ng teamfight dito, kaya nilang kunin yung tier 2. Yumipo naman na doon lang sa baba. Busy-busy din. The thing is, pwede siyang tawagin lang ng Chen. Yung pack, magkakat din ng creepo eh. So, mauubusan na ng creeps. Yan na, pagsak na yung tier 2. Makawala na rin naman. So, out na ba? Out na ba dito yung Chaos Esports? Warded dito. Okay lang mag-iingat yung Chaos. So, Meepo, malapit na rin yung hex niya dito. Pero gustong-gusto sana ng Chaos dun na makakuha nila yung Aegis. Kasi yun na yung ano nila eh. Pang high ground nila eh. Kaso, hindi nga natuloy. Na-snipe ni Meepo. Nakuha pa nga. Pero may vision dito yung Mineski. May vision sila dyan. Makikita nila si Wea. Ayan na nga po, tinalunan. Diyos ko po. Nako. Uy, pakita mo dong kay Wea, mga sir. Nako po. Pero buhay si Wea in the live break now. Oh, Cold Embrace gagamitin. Wea is still alive. Eto pa. Makikipag-right clickan sila dito, mga sir. King RD is down. But then Wea holding on to dear life. Patay pa yata. Yun na. Hindi na eh. Pero lumaban siya. Nilaban niya pa rin. Four heroes dead sa side ng Chaos Esports. Mineski pulling off the win dun sa teamfight na yon. MVP yung ward dun sa cliff. Kasi nakita nila nag-TP out yung Naix eh. So sabi nila, may mga tumatambay pa rin dito. Go nga natin yung Huskers. So go nga nila. Tapos nakapag-winter's curse dun sila dun sa taas. Kaso it took them, I think ilan sa mga mga siguro 30 seconds bago mapatay yung Huskar. Pero ibang-iba yung clash na yun kapag nandun yung Lifestealer. Kasi wala, siguro na late lang na pag-back ng Chaos. Pero ito na nga, yung lead na punta na sa Mineski. 2K. Chaos Esports, they've led as much as 4K. Basher na yung Lifestealer. Nako, delikado. Wait. Nakapag-rage? Ayun lang, rage lang. Lilitas talaga nila yung Ursa eh. Yung cheese binigay din pala sa Ursa. And now pack level Dagon 5 na to. Napasakit na to. At saka maglilinkin pa Chen naman going for the 4 staff. Yeah, pang kite lang. Pang tulong din pang kite. Kasi tatanggalin mo din yung static link sa isa sa mga hero mo eh. So maganda rin yun. Pang kite din sa Lifestealer. So overall maganda yung 4 staff dito sa game na to. Ito may Vladimir's ba dito sa side ng ano? Hindi sila nag-Vlad. So actually, neither side, walang bloods. Wala silang bloods. Usually kasi Chen yung mag-ano, yung bubon eh. Pero mukhang importante masyado yung 4 staff para ma-ano. 4 staff para, I mean, makalapit agad si Ursa. In just in case, nakin na kahit siya. Pwede rin. Lifestealer going for the Abyssal. Nako, spotted si Moon dito. Madadodge niya every time. In. Uy. Yan na rin yung hulaan. Op, calculated ba? Calculated? Wala na namang creeps dito sa baba. Calculated daw eh, gustong calculated eh. Makakat pa niya yung sunod na creep wave. So, halos tatlong creep wave wala na dito sa baba. Na naman. Pero at least nagawa naman ng Chaos na ma-push out din yung bot. Yun nga lang, lamang na ng isang creep wave sa baba. Ayun na, dalawa na yata yun eh, pumasok pa siya eh. Ay, hindi pa sa mid. So, Ursa. Uubusin nila, grabe naman to. Na yung ako. Chen dun sa may taas, so Chen Ursa dun sa taas, Abyssal na yung Ursa. Yun nga. Sobrang mahirapan na yung Chaos dito mag-clash. Now, pack at level 24. Yung ano niya, yung 40% illusory orb distance speed. Ang gusto mo 420 gold per minute. Most likely. Pag ganun, pwede mo nga bilhan ng mga, mga moonshirt na yung kakampi mo rin kapag ganun. So, sobrang yaman mo. Pero next rush timer lalabas. 2 minutes pa, matagal pa. Tsaka may timer pa yan na isa, yung yellow. Di na natin alam kung instant respond ba yun. Nga. May 3 minutes na ano yun, yung buffer. Febby. Antay lang. Sama-sama gaming yung Chaos Esports. Wala kasi nagpapakita dito sa side ng Chaos eh. Kaya magpapop sana siya ng smoke if ever. Naghahanap sila ng target. Mukhang yung Meepo, yung pinakamalapit. Yun lang, makakatakas yung Meepo. Pero ito, sobrang aggressive na yung movement ng Chaos dito. Gusto sana na mag-go ng mid pero bito naman sa baba. Nakakainis din yung pack eh. Yun yung problema mo kapag may napupush in na mga lane. So yun, top and bottom na yung napupush. Kaya babalik na lang muna yung Chaos dito. Slowly but surely rin yung ginagawa ng Mineski. Wala masyadong, sila yung hindi aggressive dito ah.
Reactive yung style oy, nila but KP taking down Misery. Na-blinkan dun sa top rocks. Mga kapag blink out pa yung Forza. Nag-BKB ba siya dun? Sila yung reactive dito eh. Sobrang aggressive nung Chaos Esports. Hahanapin at hahanapin nila kung sino man yung wala sa mapa. Nagpa-farm, iikutan nila. Susmoke sila, hahanap sila ng tao. Nakabisal, up na para kay Lifestealer din. Dalawa na sila ng Ursa. I think yung next dito yung Roshan eh. Yung next na encounter natin, Roshan. Yep, for Hex sure. Hex na para kay Razor. Ayun, yun. So nag-up smoke na yung mga disable items nila. Yun yung kasing kulang nila kanina eh. Abyssal, Hex, up na para dito sa side ng Chaos. Next rush timer, ilang segundo na lang. 30. Pero kailangan lang ma-push out yung mga lanes. Yun yung problema ko kapag may katapat kang pack eh. Sobrang likot niyan eh. Makaka-push out ng mga lanes. Ito mag... Maraming plano dito. Yan, nung sama-sama sila lagi oh. Linkin na yung pack. But then, the more na nagsistick sila... Ayun lang. Yung Wyvern, ayun, makapag-blink the out. More na... Nagwe-waste sila ng time. Yeah. Na wala sila nakukuha. Like, paewan ko, pangalawang smoke na yata nila to na wala sila nakuha. Yun nga, yun nga. So, Chaos, medyo... Naiiwasan lang sila for now. Oh, matagal-tagal. 2 minutes and 46. Almost max yung duration, no? Bro. Mm-hmm. 7K net worth lead for Mineski. 4 staff na. Yung Chen. Ayan, yung Oscar. Satanic na yung sunod na. No, ayan na naman. Dito na naman. Pero yung Lifestealer dun sa kabilang banda. Yeah. Kailangan na kailangan mong gawin to. No choice ka talaga. Level 25 na yung pack. Eto na yung 420 GPM. Sunod yung baby plano, na nagpa-farm-farm lang sila eh. Sobra pa sa... Alam mo yun, sobra pa sa Chinese team. Yung klase ng... Like, di ba, makikita mo kasi... Not all Chinese team. LGD, sobra aggressive nila na... Sobra aggressive ng playstyle. Pero like, eto. Like, nagpa-farm. Like, you're gonna see like 10 minutes of farming. Or like 20 minutes of the entire game na nagpa-farm yung magkabilang team. Ay, nahanap niya yung courier, kaya pala. Pero nga, I think... nakadepende lang talaga yung timing ng both sides ng ano eh. Sobrang key kasing Roche. Pero naku, nahuli na. Yun! Bahibak ka agad. Bahibak agad. Alam niya kasi malapit Chen, na yung Roche eh. Kailangan din yung call niya. Tara moon. Ayaw ng dalawang teams na i-take yung chances nila. Ayaw nila mag-take ng risk. But then Weeha pops the BKB. He's still alive. Diyos ko na Winter Scourge dito pero walang katabi. Yung Nature's Prophet na yung katabi nila. King RD is out. Ursa ngangat ngatin. Na Hex. Pero nako, yun lang. Kumalahati agad yung buhay mga sir. Eto na naman yung life break. Ursa na basher. Paunahan lang to mga boss. Nangat niya tinila yung Ursa. Meepo is still here. Pero kaya pa nila to. Kaya ng Chaos to. Papalagan nila mga boss. Meepo naman patay. Na isang Meepo. Patay yung Meepo. Yun lang. Three heroes dead sa side ng Mineski. At yung casualty, yung Oracle lang. Pero sa sobrang malas ng side ng Chaos dito, hindi pa nag-up yung Roche. So siguro magpa-force na sila ng buyback dito. So may mid kagad sila. Ayan na ka. Ayan na, babuyback na. Ayan o. 33 seconds. So yung Meepo. Yung tanong dito, babae back yung Meepo? Or? Think ko, bibigay na diba? Lang Mines kita eh. So ibibigay na lang. Oh, hello? Pinasok! Pinasok yung Ursa! Focus Rax. Na Dream now, Coil. Now the 3-man Dream Coil. Yun na nga yung follow-up. Buy back na yung Meepo. Buy back Meepo. Patay yata dito! Si Weeha! At nakulong na Dagon pa. Lifestealer pops the rage. He's still alive. Lifestealer ngayon inahanap. Pinaghanap ng kapulisan to. Nako. Uy, nakatago pa nga. Makatakbo pa siya dito. Yung Scepter. Ursa. Here comes the pain. And HFN is dead. Roshan pwedeng suloyin. Kung mamamatay pa yung Razor. Oh, this is very big. This is the next rush. Yun nga. Na-force naman yung buyback ng dalawang core dito sa Mineski. So, eto ngayon, Mineski, kailangan nila yung Aegis. At mukhang yun naka. Ah, kaso medyo late na to eh. Up na yung rush na eh. Yun lang. Pero pipilitin na lang nila. Pinalo na, BKB. Aga na BKB. Oscar. Papalagan ba nila to? There goes the Hex, the Root, Gem dropped, Febi is down. Nandiyan si no Moon. Buyback. Nakita nila. For this guy. Uy, mauli. Napop yung Lincoln. Napop yung Lincoln. Yun lang.
And Skadi na para dito kay Meepo. Pero refresher orb na to ha, na kanina. Siguro Winter Wyvern. Bibigay mo dun kay Winter Wyvern. Ah, hindi. Na kay KP. Nasa naka-refresher orb na pala tong si Febby, oh. Yaman na ito. Grabe naman. Uy! Uy! Oracle, muntik na dun. Yung problema kasi dun sa pag-akit ng Chaos dun, wala pa kasi yung Oracle dun, eh. Kapag nabuhay kasi nung Oracle yung Huskar, napakaganda sana yung clash nun para sa Chaos, eh. Kasi mapaforce man yung dalawang buyback, hindi pa mamamatay yung, ano, yung Huskar. Ayun, kuha na nila yung Shrine. Ito, this negates yung possibility na pwede sila likuran sa Rosh Pit. Yep. Which is good para sa side ng Chaos Esports. If they want that Aegis, nakauwi na yung Chen. Naku, Radiant next gun. Pero nasa kabila naman yung Chaos. Sino kaya una, kukuha ba? Ayun, objective muna yung miniski. Ito na lang natitira na Outer Tower. Nung buong game actually. May Razor, may sakay to. Pero naku, naka-out agad yung pack. Ang laking, dami mobility ah. Pwede nilang mag, ano, magpa-bait dito ah. Kasi papasok, ay yun lang. Lumabas na yung Lifestealer. Ang dami mobility dito sa side ng Mineski. Meron silang Meepo na nag-poof-poof kung saan. Meron silang pack na sobrang madulas. Meron silang Ursa na may Blink Dagger. Cheese na iniwan para sa kanya. Ito mag-Ghost Scepter pa siya. Ako. Nullifier siguro kailangan na itong Lifestealer na to. Pero mukhang... Ano ba to? Hex? Hex din ata siya. Hex lahat. Nasa Courier din ata. Again, Roshan. Buhay yung Roshan. Blinkens, Blinkens. Mabubuhay. Hindi, na, nakuha, nakuha na, nakuha na. Nakuha na kanina. Yung Aegis. Buhay yung Aegis. Mm-hmm. Pero medyo malapit nang bawihin yung Aegis. Hindi, malapit. Layo pa. Sobrang layo pa. Mga 2 minutes. Ay, sorry. 2 and a half. Oo, oo, oo. Naisip ko kasi 5 minute timer. 3 minutes yun na lang may pa. Sorry. So it's 2 and a half minutes bago bawihin yung Aegis. Kaya nagduda din ako eh. Parang, sabi ko parang bilis naman. Na parang magbibas na yung oras. Kailangan nila dito take advantage yung fact na may Aegis sila. Pero na-push out na yung bot ha. Hindi na nangungulit yung pack dun. Although pwede naman siya mag-TP kasi may boots of travel naman din siya. So TP scroll, puntang bot, tapos boots of travel pabalik. Pabalik. Pwede. MKB. Yung Ursa. Yeah. Sobrang bilis. Suti mo naman yung pack. Sobrang bilis. Payaman talaga yun mamaya. Although the rest of Mineski nandun sa may top lane. Gusto na nilang, gusto kasi nilang sulitin yung ano eh, yung Aegis. Kasi dapat mga tier 3. Kung sulit ba yung Aegis, dapat makakuha sa objective. At least tier 3. Tier 3 or Rocks. Tier 3 at Rocks. Saka maganda rito yun. Na force na yung mga buyback nila kanina eh. Check natin yung buyback. Yeah, I think next team fight nito cooldown na naman lahat ng buyback. Yun, no? Tatlong core dito sa ng Chaos. Mga cooldown pa yung buyback. Ayan. Pero magkalapit, so, magkalapit. Live Stealer, ayan, pumasok na ngat-ngat din dito mga kaibigan. Razor is there, the Hex ginamit. Oh, the Abyssal Blade plus yung Winter's Curse. Kaso wala siyang katabi. Inalunan yung isang Meepo. Dream Coil used. Ursa ngangat-ngat dito kay Oracle. Uy. Ursa galit na galit. Kaso nga lang nakakait yung Ursa. BKB pinap niya na lang mga kaibigan. And now King RD is out. Tinalunan na naman si KP. Yung Scepter gagamitin. KP. Ako. Ito siya yung nagiging sponge eh. Yung damage na binabato ng Chaos. Ng Chaos. Pero siya yung sumasalo. Mapatay natang si KP. Ako, yun lang. Napakaganda ninyo yung nangyari kanina. Pakita ko lang. Yung ward kasi dito, merong ward kanina yung Radiant dito eh. Pero nakapaglapag ng Sentry dito, nag-ward din yung, nag-ward ano, yung din Chaos. So natanggal yung Vision dito for Mineski. So medyo nahirapan talaga sila. Kasi but confident na sila Ursa. Nung una eh. Confident walang na buyback una. Yung Ursa na yan. Although yung Meepo may Aegis pa, nababawiin na din. Or dito nagamit. Na, binawi na nga. Binawi na. Alam na nilang binawi yun. Dapat kuha na lang yung timer na itong mga pro players na to. Pero Hex, mabibili na they ni Moon. They can take advantage of this one. Nawala. 4v5 situation. May sustain sila. Ako, delikado for Mineski.
Pero pag makakuha ng magandang fight dito yung Mineski, walang bayo pag yung tatlo. Although 2 minutes and 30 seconds. Ayun na, yung Meepo. No. Naku, nilusaw si Misery pero tinalo na nila dito mga kaibigan. Oh no! The Huskar is still alive! Life break gagamitin. Yung kaso nga lang, hindi siya tatagal dun. Napaka-deep kasi niya. Wala yung Oracle dun para makatulong. Pero Hex, and patay si Moon. Oh, that just happened. Walang buyback yung Huskar. Eh, makakapag-Aeon this na yung Oracle. Ito na yung tinatawag natin, the back and forth game once again. Yun yung problema kasi ng dalawang support sa side ng Chaos. Yung biblinkin yung puck, tapos madadagon ka agad. Namo kanina yung si Misery. Wala, medyo, ayun, ito lang yung kahit nasa backline siya eh. Kahit may kahit backline pa siya, aabutin siya ng puck eh. Nakapag-scan dito yung Dar, pero wala silang makikita. Wala silang Huskar. Mabubuhay na yung Ursa. Nakukuha pa. Apat yung nakuha ang bounty ron. Ito, malaking bagay ito eh. Itong Mima Hammer na to. Uy, magre-recall siya. Nakasmoke kasi yung chain dito. Misery! Oh, this is not good. Ayan na, tinalo na nga ng Meepo. At yari pa si Misery. Meepo. Silver Edge para kay Razor. 4K net worth lead for Mineski. Mahirap nun. Dieback yung Nature's Prophet dun. Sobrang importante nito ah. Kasi sobrang close nung laban eh. Like hindi mo na pwedeng gawing basis yung net worth eh. Mm. Tsaka late game. Oh, net worth, how they you ito yung kitiya mo, how they utilize their buybacks. Mm. And then yung Aegis, yung Cheese, yung Refresher Shard, kung paano nila gamitin yun, kung paano nila gamitin yung mga BKB. Check mo yung mga, check na ito, mga BKB. Ito lang, isa lang. Kay Weeha lang meron. Ito may rage naman hindi, yung second, yung seconds. Ah, check mo kay Huskar. Ay, nung buy back, nung buy back. Ayan, check mo ilang seconds na lang yung BKB. Ayan. Hindi, BKB. Ayan, 5. Ayan, sobrang baba na lang yung BKB na ito. Pero nako, umalag, lumaban, yung Razor, BKB, pinap na agad dito ni KP mga kaibigan. And the Dream Coil on to 3, Yule Scepter dun kay Razor, mamamatay. Oh, na-deny. That's the thing. Namatay. Yun lang, walang buyback to. Pero, ayun, wala kang buyback, 1,300 gold. Pero I think, hindi naman ata magkaka-opening dito yung... Check mo yung Roshan, bilis lang yan, no? Yan, no, 22 seconds. Nako, eh wala pa yung Razor dun. May mga buyback na lahat sa Mineski, Diyos ko. Ito yung masama dito. May cheese pa o, Winter Wyvern, nasa baba niya. Nasa backpack yung cheese. And the smoke, binili ni Misery. BKB, binili na rin dito ng Lifestealer. Tier 2 Tower, mawawala dito. Tapos tatry siguro. Shadow Blade, ang Ursa. Buhay na yung Rosh, ha? Pero wala pa nag-check for now. Eh, may mag-check yung creep ni Chen. So alam na dapat na Mineski yun. Ayun na, alam na nila. Yep. Tawagin niya na ba? Ayun, agad-agad, iikot na sila punta doon. Diretso na. Rekta na agad doon habang patay pa yung Razor. Chaos. Habang patay pa yung Razor, dapat igo na nila yung Roshan. Kasi pag ginantay nila, mabuhay pa yan. Pero at least alam din ng Chaos na buhay na yung Roshan. Kasi may nag-scout na trend pero mukhang diretso na yung Mineski dito. Makikipag-agawan sila dito. Eto na nag-smoke. Uy! May balak mag-agawan. Balak nila mag-contest. Kahit apat lang sila, go-go down nila dito mga kaibigan. Napop yung Lincoln ng Lifestealer. Lifestealer naman, pops the rage! And naku po, Hand of God gagamitin at napakagad ang Winter's Curse to save the life of his comrade. Eto na yung pack na naman with the Illusory Orb. Papalagan nila to. BKB, pinap na. Oh, Huskar tatalon. Gadget boy pa. BKB's popped everywhere. Skills flying everywhere, mga sir. Lumalaban. Pero naku po, Gadget is dead. Grabe naman, ganda rin sa problem. And buyback committed agad sa Meepo. Cold Embrace. Huskar, dinagon! Diyan yung Razor. Kaso, patay pa rin, buhay pa rin siya eh, kahit dinagon siya eh. At naku, napulong sa loob ng Rosh Pit si KP. Pops the buyback as well. Makipag-agawan sila dito. Eto na. Oh no!
Meteor Hammer gagamitin yung lang nakuha na nila yung lahat. Grabe. Nakuha nila lahat. Party. Ang dami kasing na-bait na skill yung Life Stealer. So Meepo pati Ursa na force yung buyback. Yun lang, yung dalawang yun. Yun lang. Sa sobrang tagal din na nakikipagguluhan sila doon, nabuhay na yung Razor doon. Nakapag-buy time pa. Hindi agad nila nakuha eh. Nag-hesitate pa yata din sila eh. I mean, yun din kasi, Uy! Mapatay pa si Pilot. Pero yung ito, si Lifestealer kasi, meron na kasi yung sobrang tagal na rage, 8 seconds. Dagdagan mo pa ng BKB. BKB. Eh, first time usage niya rin yun. So, bagong bilil lang ng BKB. At, yun na ka, sobrang dami kasi nagamit na skill kanina sa Lifestealer. Di ba, makita mo, mag-isa lang siya pumasok. Uh-huh. Tapos yung the rest of Chaos, sabi nila, sige, hintayin natin na gumamit mo na yung mga skill. Tapos nagamit niya yung Winter's Curse. Mm-hmm. Eh, yun nga lang, cooldown na yung refresher orb niya noon. Pero ngayon, up na lahat. So, that's basically spell immunity for a quarter of a minute. Dagdagan mo pa ng Vlads. Oo. Sobrang tagal. Rage pati BKB. May sakay din sila sa baba. Uy! Nagank nila yung card. Nako po. Pero win probability to mga 77% para sa Chaos Esports. Again, walang buyback yung Meepo. May Aegis advantage yung Chaos. Kaya na, inabisal na mga sir. Spread din sila dito, Dream Coil naman para makontrol yung Razor, pati si Misery. Although they've gotten the tier 3 tower. And the Winter's Curse. Na-pop din. Yun na. Papalagan ba nila to? You know, yung Meteor Hammer. Oh, tumalon si Wiha. And King RD is down. No casualty sa side ng Mineski. Buyback Oracle. Pero nakuha nila yung tier 3 pati yung Rax sa may baba. Back na dapat yung Chaos dito. Dapat respetuhin nila tong pack na mga ka-juke yan. Pero makakapag-out naman sila. Slowly but surely dito yung Chaos Esports. But 4K net worth lead para sa kanila. Ganda ng ginagawa ng ano dito. Yung pack talaga. Pero grabe, binigay yung refresher. Shard dito kay Lifestealer. May na hex. Dieback yan. Kaka-buyback lang yung Oracle. Oh no, this is not good. Bawian lang to. Nagamit yung Keso. Pero naku, papalagba. Ajit, poof out. Medyo malayo pa yung mga kakampi na ito. May na yung Nature's Prophet. Yung Lifestealer din. Uy! Yung pack. Nang iinis. Hindi na lang makabisa. Nako, mga... Oh, yung Ursa ngat-ngat pa! Pero may buyback. Tavo is down! Ito pa yung Lifestealer with the BKB, mga kaibigan. Febi is out! Wiha! Papalag! Ito, lulusaw! Oh. Nahuli nila isang Meepo! And ako po, Meepo, he doesn't have a buyback. Pag napatay yung Ursa, this is not good. Na-hex nila mga sir. Counter-hex din from the side of Mineski. Nadagon si Tavo! Wala siyang buyback! Ako magbaback ata yung parehas team dito unless makuha nila yung pag nakuha din nila makukuha yung pack. Yun lang, nakauwi yung pack. Unless hindi nila mapatay yung pack, yun yung mahirap dito. Tatagal at tatagal yung laban. Sayang din nasulit ni nung Lifestealer yung refresher shard dun. Kasi shard. Habang naka magic immune din siya nun. Kasi tignan mo to ha, 8 seconds na duration yung rage. Tapos yep. Kanina, 9 seconds yun. Tapos so, nag-refresher shard, diba? Nag-refresher pa siya. Sa tagal mo na naman ng 8 seconds, tapos ganito. Yun nga lang yung pagtagal kasi ng paglipat ng mga item. Medyo, yun nga. Kailangan nyo rin magpa-drop. So may mga 6 seconds pa na downtime yung isang item. Kaso nga lang, sobrang close pa rin nung laban. Palitan pa rin na. Pang ilang rush na yun? Pang 5? Pang-apat ata kasi pangalawang refresher shard ata pa natin nakita. But sobrang intense ng laban na ito mga kaibigan. Dami na nagamit na buyback oh. Lahat nagka-buyback na nga eh. May nagka-dieback na rin eh. Nagamit na yung Aegis at lahat. Tingin ko magpapasip pa rin yung dalawang team dito. Although lamang naman medyo yung Chaos sa, sa Rax. Kasi nakuha din yung melee dun sa mid eh. So kaya pa ito eh. Kaya pa silang comebackin na ito eh. Ayun din sa Shadow Blade Oracle. May glimmer na Shadow Blade pa. Tapos may Aeon Disc pa.
Ayaw niyang mamatay. Gusto niyang pumalag. At eto na, 1 hour. Isang oras na yung laban natin na ito, mga sir. Sobrang intense nung laban. At syempre, yung matatalo, babawi ng game 2 yan. Sigurado. Iisip ko lang kasi kung ano yung gagawin ng bawat side. The longer this game gets, nakakapag-farm din kasi yung Mineski. 7K yung lamang nila, oh. Alam mo yung nakakapalag yung Chaos Esports. Pero nakakapag I mean yung pack kasi. I mean ito kasi yeah, laki lang yung natulong ng pack eh. Yung 420 gold per bill kasi 420. Kasi kahit tumabot na ng ganito, medyo useless naman na yun kapag wala ka naman bibilin, 'di ba? So namigay na ba siya ng moon shard? Check mo oh, namigay na siya ng moon shard diyan. Well, obviously wala pa. Oh, napaka-greedy naman nito. Ayaw mamigay. Mamigay ka rin ng moon shard, oy. Most likely bibili din 'yan. Ayaw mamigay ng moon shard eh. Roshan na naman ulit. I think in the next Roshan na naman. Yep. Antay nila yung mga buyback nila. Hindi sila papalag hanggat wala silang buyback. Yep. At, pinakamatagal na maghihintay. 5 minutes kay Wiha yun. Kay Wiha, yeah. Dalawa dun sa pinakamatagal, nasa side ng Chaos yun. Inaantok ka na kaso nasimulan mo na magpatalo na kayo. Nagawa ko na dati yan. Nag-rank to. Sobrang inaantok ko na. Inaantok na ako. Ayaw ko ring mag-abandon. So, nagpa-feed na ako. Makabwisit yung gano'n. No? Last game. Tapos yung last game mo, mga 80 minutes. Inaantok na ako. So, dahil ko mag-abandon. Kaya, nagpa-feed ako na hindi halata. Ewan ko paano palang, ginawa yun. Hindi mo oo. Nag-feed ako na hindi halata. Ayun. Parang mga pasikretong nagagamit yung BKB. Sorry, misclick. Gumaganon ako eh. Ginagamit ko na yung BKB. Sinasayang ko na lahat eh. Pero nag-smoke yung Mineski eh. Kung may mahanap sila dito, ang opening dito. Kaso, dito lang sila, malapit lang. Lumalayo sila. Oh, may Hex. Yung Nature's Prophet. Sobrang clutch din yan na Hex. Ikutan sila. Pero alam na dapat ng Chaos to. Malayo to eh. Although magpapakita naman yung Lifestealer doon. So may iikutan. Naku, delikado yung Chaos dito kapag hindi sila makapag-react na maayos ha. Ito na naman, nag-TP out na naman yung Lifestealer. Doon na naman sa may bottom lane. Pero so hindi talaga sila magkakitaan. Meron naman siya boots sa travel kaso ito. Oh, yun na. Lumaban sila mga sir. Ay, nagkakambahan. Diyos ko, hindi na nakita yung Razor. Lalo na bagsak yung Barracks. Oh, yung Rocks, sa gitna. Kailangan may mag-dip doon. Ba't na doon naman yung Meepo? Ganda na nagagawa ng Chaos dito. Although, Meepo is not your man to ask na mag-def ng bahay doon sa nagka-clash sa isang banda ng mapa. Unless napaka-god ka naman na maiiwan mo yung isa na mag-def, diba? Mm-hmm. Oo, mauna mawala ng pasensya, talo talaga. Oo, sobra. Nakaka-umay kasi. Lalo na pag umabot na isang oras yung laro, namamanid na kasi yung kamay mo eh. Like, alam mo yung parang matutulog na ako, isa pa nga. Pero doon yung pinakamatagal, diba? Eh, partida, best of 3 pa to. Best of 3 pa to eh. Ayan. Nakaawa na siguro si Ajit. Meepo pa naman din yung laro. Pagod na pagod na talaga yung kamay. Pagod na pagod yung kamay niyan. Papahilo talaga mamaya yan. I mean, yeah. Inaaminin ko naging cancer ako nung time na yun na naglalaro ako. Come on, guys. Lahat naman tayo. We've got our fair share of being cancer. Pero Diyos ko, na Hex, may sustain naman. Okay lang. Roshan... Malayo two ba? Two minutes pa. Magkakabayback pa na lahat. Basta may gold naman silang lahat. Yep. Ayun na nga eh. Ayaw nga nila. Hindi pwede silang pumalag na wala silang buyback. Kaya they're gonna wait for like 7 minutes. Tapos G. Diretso agad. Kasi kung bagay yung insurance mo, wala doon eh. Tignan mo yung pack. 13K na halos yung gold. Bilihan niya na kaya. Ito, I feeling ko talaga, bilihan niya ng Moonshard lot ng tropa niya eh. Pati yung, siya. Yung problema din kasi kapag mabigyan mo rin yung mga tropa mo ng ganong... ng Moonshard? Tataas kasi yung cost ng buyback eh. Ayun lang. Kaya, basta kailangan sense. Lang na mabawi yung gold. Okay lang naman. Pero yan. Ito lang kasi yan eh. Pag hindi nila agad mapatay yung... Ahuskar o hindi agad mapatay dito yung pack, walang mangyayari. Kailangan nila i-address yung issue na yun eh. They have to burst down the Ahuskar or the pack. Diba? Kung yung Chaos Esports ka, dapat patayin mo yung pack. Naku.
Oh no. Na-cancel yung TP. Dami nandito sa baba. Ayan, ate mo. Oh no, kumapit. Kumapit yung Abyssal. Ayan na naman mga sir, papalagan nila. Kaso nga lang po, Meepo, lalaban. Andito na. Here comes the cavalry. Here comes the net. Pack naman galing dito sa may likod. And now the Dagon gagamitin din mga kaibigan. Makikipaglaro lang yung pack. BKB Rage na naman dito. Yung Live Stealer. And oh, Orsa. Ngangat ka din si Wea. Winter's Curse gagamitin. Kaso nga lang, nakukunti lang yung inepektuhan nun. Grabe naman, nakakait yung Nyx. Nyx is down. He has the buyback. Pylight die. Ginugo. Grabe naman. May next dun. Yung Razor. Kakanain yung Razor. Yung Scepter. Razor. Napatay si KP. Patay din dito si Ajit. Forces the buyback there. Oh no. Ooh. Yung Beast Mode si Wea. Ang dami na nagbabuyback. Eto yung pack. Kailangan niya dito mangulit. Diyos ko po. Nyx. Nyx lang yung casualty nila. Nyx lang yung casualty. Siya lang namatay. Na-force pa yung buyback ng dalawa. Oh no. Pilay die. Oh, magbabayad back din kaagad yan. Eh, Roshan din. Up na. Kung ma-identify ng Chaos. Oh no. Nyx nga lang. Nyx nga lang yung casualty. Nako. Eto, nasa disadvantage ngayon dito yung Mineski. Pera na lang yung kulang eh, para dito kay Huskar. May buyback na siya. Eh, makukuha din pa nila yung Rosh na to. Mm. Unless mag-YOLO play ni Mineski, sabi nila all or nothing na dito sa laro na to. Although, yung kapag I think yung all or nothing, hindi natin makikita at this point. Pag masyado nang tumagal, dun sila all or nothing. Pero I think, hindi mo rin magagawa yun kasi, tingnan mo, yung base mo, nai-infest niya ng mga creeps. Yeah. Tier 4 mo, tier medyo delikado na. Oh, Aegis of the Immortal, Cheese and Refresher Shard. Na-X yung pack dito mga kaibigan, nahuli. Kailangan nyo pa yan! Sige pa! And pack is down! Force the buyback! Eto na! Oh. Tinip na! Delikado yung pag eto, hindi pa ma-close doon ng Chaos Esports to, they just lost their window. Pag hindi pa nila ma-close out to dito, nape-pressure na yung bahay nila yun, no? Nape-pressure na eh. Yung Na-X, nagpa-push din ng top. So, makakapag-TV naman siya dito sa ano. Sa mga kampi niya. Pero makandang smoke ata yung Chaos or hindi, magpapakita lang. All of their cores doesn't have a buyback. Yung Winter Wyvern lang ni Febi ang meron. Kapag dito, eto na yung problema. Pag hindi na close down, hindi na na-close down. Mga mega creeps na to for sure. That's their like, I don't know, minimum requirement nila yung mega. Pag napatay sila at wala silang nagawa or di sila nakapag-mega, this is going to be a problem. Paso ayun din. Na, pinasok. Kailangan mag-iingat. Nakita mo yung spacing ng Chaos? Mag-iingat sila sa Winter's Curse. Nag-iingat din sila sa pack eh. Kasi yung pack, maka-close niya agad yung gap eh. Kung sino mo yung nasa backline, like the Oracle at yung Nature's Prophet. Although, basag na dito. Yung isang Rax na lang eh. Like, one? Na lang. Hintay na lang. Mag-rage na lang yan. Oops. Manta gagamitin. Uy! Ayun na nga po. Opening for Winter's Curse. Oh, Dream Coil. Oh, the Dream Coil is there. Pero nako, yung pack. Nasaan yung pack? Na-hex nila. Na-hex yung Ursa. Nako, grabe. Ayan na naman yung rage, mga sir. Kumapit na naman yung Abyssal. Diyos ko po. Waiting tambay game na naman. Waiting oh, game this reminds me of Liquid versus VP. TI7. At this spot. At that very spot. Oh, Bloodthorn pa yung bababatrip kasi ng Galaris sa D-push ng Mineski. Ito na, pinasok na nila mga Sergius ko. Ayun na, lumabas sila. They're taking the fight into enemy territory dito mga kaibigan. Ajit, nakupo na Winter's Curse. Ganda ng Winter's Curse. Kaso nga lang, it's not enough. Uy, Ajit. Na-dream-quil. Oh no, di na cancel yung poop ni Ajit. Doon, natapap yung Aegis. Lifestealer. Ingat, may tinalon nandito si Febi. Yung Huskar maghanap ng target pero di niya alam sino. Nagamit na yung dalawang The Rocks dito. They need the Rocks. Nako. Ayun na nga po. Kaso nga lang, talon out. Razor, buhay pa. Gandang cold embrace naman nun and the sustain. Eto pa yung Hex. Papatayin ba nila? Get back daw sabi ni Tabo. Out na muna sila eh, Megas na eh. Megas na. Yun na yung sinabi ko, minimum requirement. Yun na yung minimum requirement na nagawa na nila yun. Nag-back lang naman tong Chaos na to, mag-refresh sila ng BKB. Tapos after nun,
back na sila. Pwede maybe, silang gumawa ulit. Maybe gumawa sila ulit. Oh. Pero kasi yun na yung minimum requirement eh. Nila. Walang buyback yung Messi eh. Take advantage nila ito. May buyback yung Oscar. May buyback yung Nadir's Prophet. May buyback yung Oracle. Lifestealer lang yung wala. Di tayo binigune itong Minisky at Chaos. I mean, eto yun eh. This is the game na sobrang kailangan nilang manalo. It's an elimination match. Sino matalo dito sa best of 3 na to? Laglag, laglag na. Na. Lower bracket to eh. Mm. No, 70-minute game 1. Grabe naman to. After ng drop tayo balik ng game 2 kung magsa-start sila agad ng game 2. Pero feeling ko magmahababang pahinga neto eh. Siguro mga 5 to 10 minutes 5 break. To 10 minutes break, oo. Buti yung mga series kasi mga 20 Silver to 15. Edge. Yung Ursa. Kaso hindi kayang i-close out ng Chaos Esports. I think kailangan i-go pa rin ng Chaos dito. Kasi kundi, iintayin mo pa yung next Roche. Oo. Eh God knows what's gonna happen sa next Roche. Kasi medyo 50-50 na. Although, at least nakakuha ko naman yung ng Mega Creeps. Mm-hmm. Heart. Kasi, oh, heart na Oracle. Pati Razor yata, heart na din eh. Hindi na mababurst yung Oracle dito. Ayun, naka-heart din. Ayun na, depth na lang talaga sila. Di na nila pwedeng iwan yung bahay. Kaso walang plano yung Chaos Esports. Maghantay ba si... Ayun o, may buyback na rin yung Razor, oh. Kailangan na lang gumawa dito. Wala nang buyback yung mga... Oo nga eh. Kasi kapag inantay nila na magka-buyback ulit yung Mineski, tapos may Roshan. Back to square one. Oh, back to square one sila. Sayang yung pinaghirapan nila dito. Parang naghihintay sila. Oh, jeez. Putoy, kakansos ko. Hindi, nag-ano lang natitrip. Siguro maghihintay ka lang ng... may DD, tapos pwede ka lang gumo. Kasi 2 minutes na lang, may mga buyback na ito Mineski. Although, very wrong. Pa yung Roshan. Very wrong. Pa. Kung antay nila yung Roshan. Eto na yung malaking gap eh. Also, kasi patas ulit ang laban pag nagka-buyback yung Mineski. Although may issue naman yung Mineski, hindi sila makaka-push out medyo. Mm-hmm. Wala sila ng parang mga jug with Battle Fury, yeah. AM, yung mga ganun na pwede mag-push out. Kaya okay lang naman kung sobrang maghihintay. Sobrang hiwahiwalay sila. Mag-halberd yung Chen. Wala na, hindi maglalaban. Tumambay na lang. 1 minute na lang, magkakabuyback na yung Meepo. Eh no, tigwa 1 minute na lang yung Meepo at Ursa. Kasi yung pinaka-clutch sinayang, dito yung Winter Skirts. Sinayang nila yung window nila eh. Pag nagkabuyback yung dalawang yan, sobrang sayang nung window ng Chaos. Although, nako, si Tako na muli. Sabi na nga ba. Pero bait ba ito mga sir? Ayan na yung sustain. Winter Skirts binigay nila dito. Kay Lifestealer, Ursa, popping that BKB, nahek siya dito, wala siyang buyback, eto na yun, kailangan nila to, they need this. Yep, yun na yung maganda na bait sila dun sa Razor, may sentry kasi sila dun eh, kaso yun nga, Oracle. Oh, dire-diretso yata sila, eto na yung Rage, dun sa puck. Tier Force, they're going for the Tier Force. Meepo naman dito lalaban mga kaibigan. Force tap out agad yung Oscar. Oscar with a BKB. Meepo papatay nila dito. And Meepo, oh may sustain. Oh grabe, nililigtas nila yung Meepo. Ay yung Meepo nga. Oh no. Patay. This ain't good. May tinalunan pa si Pailay Dai, mamamatay. And GG will finally be called after 72 minutes. Pinakamatagal ata na game. Game number 1. Grabe Chaos, eh, syempre babawi yung Mineski game 2, ano ka ba? Mm. Papalag sila, ba't na nandito ka? Di ka pa umuwi? intense? Ayan, na-intense daw sabi ni Dan, kaya di siya nakauwi. Pero nga mga kaibigan, game number 1 mapupunta sa Chaos Esports Club. The question is, can Mineski force a game number 3? Either way, eto lang yan ha. Malalaglag sila ngayon, or maglalaglagan sila ng Fnatic bukas. Yep. Pero din kasi nakakasira din ng moral yun eh. Tsaka, ewan ko ha, kasi 72-minute game din yun. Medyo nabuwas mo na lahat. Nilabas mo na yung Meepo ha. Hindi, medyo cheese pick yun. I'm sure na hindi nalalabas yan next game. Next game, yes, hindi na. At eto pa, mas masakit na matalo ka ng super close game. Mas nakakababa ng moral yun kesa natalo ka ng stomp. Yeah. Diba? Sobra. And kasi then, kapag ganun, makakapag-reset kayo. Ito kasi medyo mental. Oh, like, oh man, you should have won that game, man. You should have done this, like that, diba? Ang dami pwede mangyari. What if, diba? Probably. Yun nga sabi ni No Tail, diba? Pero nga mga kaibigan, game number 2, King Alice, dyan magbabalik kami dito lang sa Wombo X Combo. Nag-iwayo walay kami na PC, bukod-bukod ka.